Opisyal nang nagsimula ang kampanya ng mga naghahangad para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Kanya-kanyang ikot at pakulo ang mga kandidato upang abutin ang mga botante bago ang eleksyon sa October 30. Ang 10 araw na campaign period ay nagsimula ngayong Huwebes, October 19 at magtatapos sa October 28. Sa mga nakalipas na araw ay ipinaalaala na ng COMELEC o ng Commission on Elections ang mga ipinagbabawal na gawin para sa mga kandidato. Kasama rito ang hindi paglalagay ng mga campaign materials sa designated common poster areas, pati na din ang mga oversized posters. Ang pagbibigay ng mga t-shirt, ballers, bag, sun visor, cap, payong, panyo, pamaypay, candy, pagkain at inumin at iba pang bagay na may halaga habang at pagkatapos ng kampanya ay ipinagbabawal din. Ang Committee on Kontrabigay ay inatasang kumilos laban sa mga reklamo ng vote buying at selling at maghahain ng petisyon para sa diskwalipikasyon laban sa sinumang lalabag kung kinakailangan. Pinapayagan naman ang pangangampanya sa TV, radio, newspaper, internet o anumang ibang medium tulad ng social media, subalit ito ay nasa sa ilalim sa limitasyon at pagsunod sa authorized expenses ng mga kandidato at syempre sa regulasyon ng COMELEC. Ang paglalathala ng live streaming sa social media platform ng kandidato ay ituturing na i-rally, subject to existing rules. Habang nangangampanya na ang mga kandidato, ay nagsisimula naman ang mamamayan na kilatisin ang mga tatakbo. Sa bagong unang araw ng pangangampanya, wala akong masasabi kundi masaya at mamayo. Ang basihan dyan, siyempre ang kanan yan, tsaka kilala yung magiging iboboto mo, di ba? Sa isang kandidato, kinakala yung makakatulong at tsaka yung magandang pamamalakad sa barangay, ganyan. Yan naman ang ano niyan eh. At saka isa pa, kung ang kan mo, dapat na iboto mo lang. Yun ang ano akin. Sa mga tumatakbong kandidato ngayon eh, sana magservisyo sila ng tapat at totoo. Kasi unang-una, matagal nang silang nanunungkulan pero wala pa silang naipapakitang kagandahan. Sana naman sa ngayon, yung mga tumatakbo, o sino man sana yung mananalo, sana gampanan nila yung tungkulin nila bilang isang kagawad. Sa ngayon, wala pa akong maano, basta sa akin kasi marami sila. So ngayon, ang gusto ko lang, kung sino talaga yung karapat dapat na maupo, sana pagka naupo na sila, dapat gampanan nila yung tungkulin nila bilang isang kagawad. Unang-una, hindi ko pa masasabi sa ngayon dahil unang-una, lahat sila papakilala ngayon dahil lumulutang sila ngayon, nakangiti, binibigyan nila ng ano yung tao, pero pagka nandyan na, hindi ko masabi. Kasi yung iba talaga, pagka nandyan na nakaupo na, wala na. Iniiwan na talaga yung ano nila. Pero sana, sa ngayon, sana mabago na ang sitwasyon. Mas okay naman ngayon na kahit sana nga hindi nga umulan, di ba? Kasi umuulan eh. Okay naman yung pangampanya, bagong pangampanya nila ngayon. Sana nga. Sana may walang dayaan, di ba? Na magaganap na dayaan. Kailangan pantay-pantay. Yung karapat dapat na umupo sa na walang nangyayaring mga nakawan o anuman. Kailangan maging pantay naman sa mga lalo't mahihirap ang tulungan nila. Maganda sanang makita silang naglalakad sa ano, kaso nga maulan kaya wala tayong makita pang kandidato ko. Maayos naman, nakita ko lang pagising ko, andyan ang mga nakakabit. Tama lang naman, di ba? Aba, yung karapat-dapat, yun lang naman. Yung may marasakit sa barangay, yun, boboto ko yun. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.